Ga. Ay, hindi. Hindi ano, hindi mo nakuha yung... Alin? Cutter. Ito. Oh, hi. Thank you. Good morning, world! Ito, nandito tayo sa Munting Garden. At itong ano, itong kalamansi, dinadagdagan ko ng lupa dahil kasi lumabas yung ugat, kulang pa siya. Ito, kaya ito, dinadagdagan ko. Umulan kagabi guys, medyo matagal-tagal. Uh-oh. Kaya natuwa yung mga halaman. Oo, ayan sila. Oh. Happy sila, oh. Se-celebrate sila. Anong ginagawa mo? Idadagdagan ko itong anong lupa nitong... Ikaw na lang, ha? Yes. Isa lang naman, oh. Tsaka i-re-replant ko itong anong... itong sili na binili natin. Dito sa dalawang lupa na binili natin. Maganda yung lupa na yan. May oh, tingnan mo, hindi siya compact para sa talaga sa mga paso. Kasi kinulang kami nung ano last time na ano nung nireplant namin itong sili, itong kalamansi. Kalamansi. Tapos nagano na siya, nag-subside na yung lupa kaya medyo kinulang. Thriving yung ano, yung kalamansi, guys. Eventually, we need a bigger pot. Ga. Nandiyan ka na rin lang. Pwede mo lagyan itong ano. Yung... Ito parang rectangle. Yung lupa. Parang... Lagyan ko na. May seeds ako ng ano. Nang? Yung sibuyas na dahon. Ano tawag doon? Bunch onions. Ano lang siya. Puro dahon lang siya. Hindi siya namumunga. So, okay na siya sa ganyan, no? Kasi, gusto ko may dahon ng sibuyas. Dahil kasi, pag bumili ka, kahit makakita ka ng mura, maganda, na dahon ng sibuyas, madaling mano, malanta. Ginagawa namin, nilalagay namin sa foil. I-fold mo siya sa foil na talagang saradong-sarado siya. It stays longer. Pero mas maganda yung meron ka sa garden, tapos kailangan mong tatlong piraso. O di, puputol ka lang. Yun ang gusto ko. No? Yes. Pakilagay mo, ano gang ha? Lupa ha? Yeah. Paki-ano rin. Ha? Paki-ano rin mamaya. Ano? Paki-bigyan mo rin akong coffee. Yeah. I always do. Thank you. You're welcome. Ayan guys, so tuwang-tuwa yung mga ano oh. Na-freshen up sila oh, mga tanim. Dahil oh, ayan, mabasa pa oh. Sa ulan. Matagal, medyo matagal-tagal. Yan. Ang ulan kahagabi. Yan, tama na yan. Tama na yan. Tama na yan. Dahil kasi maglalabasan yan pagka ano, pag nagdilig ka, pag nasobra. Ang ano naman, kasi ano rin yan, magsasubside din yan, lulubog din yan. Yeah. Nasa na yung ano ko, maliliit na sili, hanggang ngayon maliit pa rin. Ah, hindi tumutubo. Hindi lumalaki. Konti lang muna. Ano, pandak? Ano pandak? Yung sili. Ano lang ko sa kanya. Nainitan siya, hindi siya lumalaki. Pero buhay. O baka ganun lang talaga. Nasa na kung dun sila sa gilid. Tama na lang ka, muna. Wala pa. Jen, thank you sa gloves na binigay mo sa akin, ha? Jen Tayag. I love the colors. It's lavender, purple. Nagamit ko na. Mas maganda kasi yung gloves ni Louie na ganyan, no? Makapal, hindi ako makabunot ng
Pinagamit niya sa akin, hindi ko mabunot yung damo kasi masyadong makapal. Pero yung sa'yo, may rubber, pero hindi siya ganun kakapal. So, pwede. Kasi naman, kaya gusto ko to dahil pang, ano, kumbaga pang heavy duty lahat. Ay, ay, ay. Pagka gumagawa ka ng mga ano-ano. Naku, meron pang, ano, papel yung, ano mo, paso mo. Ah, saan? Ayan, sa gilid. Mamaya na. Saan? Ayan. To? No, ayan sa paso mismo, mayroong tag. Oo. Oh. May label. Okay. Ayan, malaki na siya at least yung sili. Yung nag, yung binilhan namin, he thinks na siling panigang, pero parang hindi siya 100% sure kasi binili niya rin, niya, binili lang niya, tapos diresell niya. Hindi siya ang nagtanim. So, siguro maraming tanim yung original na may-ari. Kaya hindi, sabi, I think panigang. Eh, hindi naman niya sure. So, mystery sili. Anuhin natin, titingnan natin. Ah, may mga bulaklak na siya, so pag nagbunga siya, tingnan natin. Ano, what do you think? Ina sili yan ga? Ha? Ano, what do you think? Ano? Sili na ano, na... Panigang? Or maanghang? Pwede. Ano nga sa'yo? Mag-ano tayo? Siling ano to? Siling malalaki. Yung panigang nga? Oh, oh, yeah. Eh, paano tayo magpustahan kung pareho tayo ng pinupustahan? Yeah, paki, ano mo nga, paki visual mo dyan. Oh, sige, 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 sige. In center, at saka yung... Ayan na. I-ano mo kaya siya ng konti, pagpuntang ganun? Konting-konti lang. Sa akin? Oo. Ah, hindi na. Balik. Ayan, yan. Okay na. Okay naman na. Oo, kaya nga. Ako pa. Kaya nga, hindi mo na kailangan. Visual ko. Ako pa. Ikaw naman, oo. Parang kahapon mo lang ako nakilala. Uy, may bago na namang bungaga. Ayun yan, oo. Ito, yung kalamansi. Dito banda. Maliit. Ayan, ang dami ng ano, oo. Ang dami ng lumalabas, oo. Guys, ito yung binili namin dalawang lupa, oh. Ayun pa isa, oh. Organic soil. 100 pesos isang sako, maliit na sako. Wow, ayan na. Saan mo ilalagay yan ngayon? Ha? Saan mo ilalagay ang sili na yan? Ayan, at natin ang place. Pwede dun sa gilid. Ang kasi gilid? Doon. Kasi sabi niya, kailangan daw sa araw. Eh, doon may araw doon. Lalagyan ko muna ng tubig para lumubog siya. Ayan. Pantay yan, ha? Ga, ha? Mm-mm. Bababa pa yan. Wait, pag tinubigan mo. Kamusta kayo, guys? How was your Mother's Day? Sa Estados Unidos, ngayon pa lang sila nag-Mother's Day or kaninang umaga. Anong oras na kaya doon? Alas 4 yata ng hapon. Oo, alas 5 na. Happy Mother's Day, mga mananay dyan. Lalo pa mga single moms na tatay at nanay sa kanilang mga anak. Naiyak ako sa ano? Alas anong oras ba 'yun? Alas 2 ng madaling araw nag-message yung anak ko. Anak namin na ano, nakakaiyak. Pero alam niyo guys, kahit na nag-worry kami, or especially na ako, yung nag-worry ka sa, kasi si Louie, pinapalakas niya lagi ano ko. Ano tawag doon ga? Pinapalakas ang... Fighting spirit. Oo. Dahil kasi pag sinasabi ko, pag nag-worry ako ng mga bagay-bagay, lagi niya pinapalakas ang... Ano tawag doon? Loob. Pinapalakas ang loob. Kasi, Ha? Sorry. Go ahead. Sige na. Then, nalimutan ko magpalagay ng ano, ng
Bato-bato? Towel sa likod ko, basa na naman. Ako, kukuha ko. Pero meron na akong nilabasa sa amba. Saan? Nilabang ko na yun ah. No, naglabas ako. Kailan? Bago. Ngayon lang. Kaya ngayon, paglabas ko. Ay, saan mo nilabas? Eh? Paglabas ko sa, ba, sa kwat, sa room. Hmm. So guys, ako nag, pag nag-worry ako, dati lalo pa nung nasa bahay pa sila nakatira, ano? Pagka meron silang ganap or mga or may recording or may binuntahan, nagwo-worry ako, hindi ako makatulog until marinig ko yung guraheng bumukas at naririnig kong nandyan na. Tatayo pa ako niyan to make sure na they look okay, they are okay, bago pa ako makatulog. So kahit may pasok ako the next day, pagka hindi pa sila nakauwi, ako hindi talaga ako makatulog. Kahit na madali akong gumawa ng tulog, wala akong problema sa insomnia, as in talent ko yung tulog. Pero pagdating na sa pamilya, mga anak, buti lang kay Louie, wala akong problema. Never yan sa buong buhay ko na mag-asawa kami na nag-worry ako na wala pa siya sa bahay. He's more homebody than anything. So wala akong problema doon, salamat sa Diyos, kasi kung ganun pa, hindi ko nakakayanin. Kasi yung mga bata, pag hindi pa nakauwi, as in, hindi talaga ako makatulog. Kahit naantok na ako, ang isip at diwa ko ay, nilalabanan ng antok. So, ngayon na nandito na kami, syempre nagwo-worry ako dahil kasi malayo kami, Pero the fact na hindi ako nag-aantay ng pag-uwi nila, mas masarap ang, yung bang, para kung kampante, syempre nagdadasal ka, so God helps you too. But the fact that I don't have to wait hanggang sa dumating sila, ay napaka gaan sa loob ko na hindi ako nag-aantay ng garaheng bubukas at inaantay ang pagdating ng mga bata. Kaya nga dati sa California, by the garage door, kasi doon normally ang mga garage yung talagang sarado, hindi kagaya dito open garage kagaya niya, no? Yun talagang sarado, tapos ang pinto, 'di ba, bumubukas yung ganyan, tumataas na ganyan. So maririnig mo yung pagbukas. So anyway, doon sa by the garage door, like sa laundry room, door towards the garage. Anong ginagawa mo? the door towards the garage, to go into the garage, meron kaming sabitan ng susi ng kotse. Pag nandun na yung apat na susi, makakatulog at mahimbing ang aking pagtulog. Dahil ibig sabihin, nandun lahat ang mga bata nung nagda-drive na. Siyempre, iba-ibang lakad. So, apat na susi, yung dalawang bata sa akin at saka kay Louie Boy. Pag nandun lahat ng susi, it's a happy, contented moment para sa akin. At saka ang pasalamat ko sa Diyos. Kasi, like si JR, dalawang beses na yun aksidente. Napakabait ng Diyos. Maliit lang na gasgas. Pero, total lang sasakyan. Both times as in total lang sasakyan niya. Ang pangalawa yung sasakyan that time. Yung, ga. Sorry, Chini. Na ang una niyang kotse, medyo bago-bago pa yun. That was only like a year, maybe 2 years, something, years old. Kotse ko yun na pinatuloy niya ang pagbayad. Total. Pero may gasgas lang siya sa kamay na, ayaw ko kung saan nakabangga yung kamay niya. Pero ang kotse as in totaled na. Binayaran ng insurance. Pero hindi na pwedeng gawin kasi it will take more money to fix it. So the insurance just paid us. Yung pangalawa niya, almost 2 years later, bagong kotse. Wala pang isang taon yata, mag-iisang taon pa lang yung kotse. He is so accident prone. Not anymore. But thank God, he's okay each time. And I said, be careful. Sabi kong ganun. Dahil kasi, alam mo yung yung devil, si D na lang ating tawagin, they don't wanna mention the name.
Naghahanap yan, naghahanap ng paraan na masisira ang buhay natin, na mawala ang trust natin sa Diyos, na mag-worry tayo, na hindi tayo mag-trust sa Diyos. Yun ang ginagawa ni D. Pero, kapit lang. Prayer. Yun lang ang sandata natin, guys. Prayer. Pag ako'y nag-worry, minsan nag-anxiety, you know, lalo pa pag nagtawag ako tapos hindi sila makasagot. Nagwo-worry na ako niyan. Pero, yun, pinapalakas ni Louie loob ko. Pero alam niyo guys, I'd rather call sa mga bata kaysa text. Because, at least kung tawag, if they're driving, they can choose not to answer. Pero pag text, ang tendency is to look at the phone to read the text. That 1 second can cause accident sa anak mo or sa mahal mo sa buhay at sa mga taong nakapaligid sa kanya sa daan. Kaya I don't text if I know that they are, you know, most probably not home. I don't text, I just call. If they don't answer, hindi ako yung magte-text kasi hindi sumagot, magte-text, no. I don't text. I don't want them to look at their phone to read the text. Kasi, yan na. Ang tendency is to read it. And I don't want them to read or to look at their phone while they're driving. Pero yun nga, prayers lang talaga, guys. Prayers lang. Bakit kalbo yan dyan, gaano? Alin? Yan dyan, oh. Saan? Yung dulo na yan, kalbo. Oo. Hindi, yung sa ground. Oh. Walang pa rin. Hindi, kasi hindi. Kailangan matil. Kasi hindi tumatubo yung ano. Yes. Titil ko yan. Okay. That makes sense. Kasi sa bilis pa naman itong tumubo ng damo na to, baka hindi siya napupunta doon. Kung saan may kalbo. Ayun ang centipede ga. Ayun, centipede yun. Oh. Ayun doon, patayin mo doon sa dulo. Saan? Ayun yung sa pader. Oh. Sa pader yun. Hindi ko maabot. Ha? Maliit lang siya. Pero I know that centipede. Yun ang ano dito sa tropical, ano? Sa mainit na mga lugar, maraming mga bugs. Takot ako sa ano. Eto, tinan mo. Sandali lang, oh. May mga ano na, oh. May mga bulaklak na, oh. Ay, sili? Yeah. Yeah. Ayan, at saka meron. Ngayon na marami na siyang... Meron ng bunga yung ano, yung loob, oh. Yung bulaklak. Oh, meron? Oo. Kaya lang... See? Kulay ano? Kulay green. Eh, ano, green din yun, yung maliliit na sili. It starts as green. Ganun ba? Oo. Hindi naman yun na paglabas, yung pula kagad. It starts as green. Wrong number. Ngayon, kung siling labuyo siya, di okay lang din. Maging mayabong ka. Ha? Maging mayabong. Tagano. Mayabong na ako. Lumapad na nga ako. Hindi ikaw, ito. Ito ang siling tinanim ko. Kala ko ako. Sana yumabong ka. Yumabong kayo. At mamunga. Tutulungan ko kayo. Pero tulungan nyo rin ang sarili nyo. Mamunga. Mamunga ng ano tawag doon? Itik. Oo ka. Itik. Itik sa pamumunga. At katulong nyo ako. Tutulungan ko kayo. Ayan. Patalikod mo yung may papel. Dito may araw. Baka mahulog dyan, ha? Saan? Pwede dito sa corner. Yeah. O kahit doon, pwede rin doon. Saan? Doon. Pangilan? Pangilan ano? Pangatlo. Which side? Dito.
Para nakikita natin. Yung papel niya itago mo. Ito? Oh, papel niya itago mo. Sige pa. Yan. Good job. Thank you. Yun doon, yun, doon, no? Kalbo din doon, no? Sa? Kalbo din dyan. Ito? Oo. Ito si, ano? Sa trunela, tumaas si, na, si, ha? Tumaas na. Yeah. Eh, alaga rin sa tubig yan, yung dinidigan ko lagi. Nasaan na yung bunga ng mangga, yun, no? Ilaw pa. Good job. Thank you. Kunin ko yung seeds. Eto guys, oh. Bunch, hindi pala bunch. Ano sabi ko? Bunch onions. Ano pala? Onion bunching or bunching onions. Ayan, oh. They do not form real bulbs. In lieu of this, they have a green leaf portion and a long blanched white stalk portion. They are very tender and well flavored. Excellent for stir fry, sukiyaki, tempura, and congee. They are nutritious as they are delicious. Oh, see? Magkano bili natin dito? 69 pesos sa Ace Hardware. Nakita ko lang nung ano. May binibili si Louie dun sa ano, sa Ace Hardware. Eh di ako tingin-tingin ng kung anong makita ko. Ayun, nakita ko ito, oh. Oh. Dapat daw 4 cm, 5 cm. Oh, okay. Eh, bubudbud ko lang to. Wish us luck sa aming tanim. Buti nga hindi, walang ano, mga dahon-dahon. Hmm? Walang mga dahon-dahon. Mga ano, nalalipad sa ano. Sa garahe. Hello? Yeah. Ha? Baka malimutan mo. Ano? Mamayang gabi gagawa ka ng sandwiches para doon sa... Ah, kina, para kina rin eh. Doon sa garbage collector. Hmm. Gagawa ako guys ng egg sandwich. Yeah. Para doon sa ano, garbage collector, yung nangungulekta ng ano, ng basura. Yung katulad bukas, gagawa si Jerlyn ng ano, ng egg sandwich. Gawin ko na today. With... Hindi, mas... No, ang sandwich, ang egg. Spread? Ang spread. Oh, okay. At tapos ano, meron kaming biniling ano, sachet ng ano, ng zesto. Ayun. Parang may pampalamig. Kasi ang init, guys. Kasi sa init. Ayun. At least, ano, at least nakakatulong tayo, ganun, para... At saka they work hard. Yun. At saka sa init ng panahon, at saka, nakakaawa sila. Sa sobrang init. Nakita yun namin. Yun ang lalong mahirap na trabaho kasi mainit sa labas. Eh maghapon silang nasa labas. At least kung egg sandwich, at least may protein. Oh. Yun o. Baka malimutan mo ha? Hindi. Pagpasok ko, pagka ano, kagagawin ko mo. Pagpasok mo? No, eh, yung coffee ko. Ano na, basahin mo na gaya para makapasok na ako. Teka, ilalagay ko yung ano. Alin? Yung seeds. No, basahin mo muna. Okay. Hindi kailangan malalim? No. God bless you, bunching onions.
O di pag nagisa ka or may pang garnish ka, kuha ka lang dyan. Tsaka dali tumubo. Makita mo lang, meron na kaagad. Mura lang naman pag bumili, pero maganda yung meron ka rin ano, dinudukot. Lalo pa pag naubusan ka, o punta ka lang doon sa gilid ng bahay mo, o meron ka madudukot. Natutuwa ako sa ganyan. De, tsaka ako gusto ko, dahil kasi nalilibang na ako. Exercise mo pa. Meron ka pang pinipitas. May nagsabi nga eh, saan ba yun? Yung sa sili, sa kalamansi. Bumili ka na lang, mura lang. Ako, hindi yun ang excitement eh. Wala doon sa pagbili, excitement. Ang pag-excite, ang excitement doon, yung itinanim mo. Pagkatapos, dinidiligan mo, inaalagaan mo, hanggang sa mamunga. Pag mamunga, namunga na ngayon, andon ang excitement. Tapos, meron kang pinipitas, pag kailangan mo, pag nagluto ka ng nilaga, anything, tinola, kukuha ka lang, pumunta ka sa labas, kuha ka apat. Oh. Sa usawan mo, patis at saka kalamansi, the best. Oh my God. Yun ang excitement nandoon. Hindi rin sa binili mo. Binili kasi sa mo. California, meron kami kalamansi. Oo. Meron kami, ang ano ko ron, ang pat ko rong ginamit, ganito kataas. Tapos ang lapad. Siguro mga 30 ano diameter. Tapos ganyan kataas. Ganyan pala. Ay doon lang pagka yung namunga, oh my God, natutuwa ka. Mm-mm. Tapos ang ginagawa namin, kasi pagka namunga yan, marami. Kaya ginagawa ko, pagka namunga, ina-harvest ko siya, tapos noon hugasan ko. Tapos nalagay ko na sa mga ano, sa mga Ziploc. Sa freezer. Hindi, di ba pinamimigay natin? Oo. Kaya lang, yung ano na yun, namatay tapos nabuhay ulit. Nung pumunta tayo ng Thailand na may heat wave. Oo, tama. Oh. Pero nabuhay ulit. Nabuhay siya ulit. Pero hindi na siya namunga ng ganong karami. Tapos yun, nasa Ziploc yun. Tapos, yun, para kay ganito. Oh, bigay mo kay ganon, kay ganito. Oh. Tapos kami, pagka marami pagka namunga yan eh. Tsaka ano, tuloy-tuloy. Ayun, ang ginagawa ni Jerlyn, inaano yun, Gino Juice. Mm-hmm. Tapos ilalagay niya sa ano, sa ice candy wrapper. Ayun. Tapos nung pagka ngayon kailangan, naka-freezer, yun, ipi-freezer. Pagka kailangan ngayon, oh, iaano mo lang sa tubig, bababad mo lang, sandali lang sa tubig, madi-defrost siya. O, lang ko lang kukuha. O, pansawsawan. Or, pang juice. Pag gagawa niya akong kalamansi juice. O, yung isang, ano, no, yung isang wrapper. Yun. Nakakailang gamit ka doon sa isang ice candy. Dalawa, tatlo. Ice candy wrapper. Ayun, doon siya kukuha. O. Tapos nung balik sa freezer. Yun, ando na excitement doon. Kaya hindi doon sa binili mo. Meron ka lang 150, magkano? 70, 70. Gano'n bilhin natin? 60 pesos. Isang kilo? Oo. Oh. Meron ka lang 60, makakabili ka ng isang kilo. Oh. Dami. Pero ano, hindi, ibig sabihin, hindi, walang excitement na katulad nung ikaw ang nagtanim, tapos, mm-hmm, pagka namunga, nandoon naman. Pero nung bandang huli, nung pangalawang buhay niya na, hindi na siya, masyado. Paisa-isa na lang yung ano niya, hindi na masyado. Pakunti-kunti, nanghihingi na ako kay daddy. At saka sa sister-in-law ko ng ano, na kinukuha rin nila yung iba sa nanay niya na maraming tanim. So, yun. Ano to? Tatabunan? Hindi? Hindi. Ay, ganunin mo ng konti. Ganunin tatabunan? Mo. Oo. Yung konti lang na matabunan lang siya. Kung hindi, kakainin niya ng ano. Ng kung anong insekto or bird. Kita nila seeds. Tapos yung sili, ganyan din ito. Ito. Pagka lumaki ito, ayan. Tatransfer ko rin ito sa paso. Kung ilan na mabuhay dyan, yun. Tapos, yun nga, pagka naman kakain ka, kailangan mo ng sili, lalabas ka lang, oh. O, tapos pitas ka, maghuhugas ka ng ilan ng gusto mo, oh. Yung bang ganon, ando lang, ano, excitement. Hindi dun sa, ano, siyempre, hindi dun sa mura.
Tapos bibili ka, hindi doon, walang excitement 'yun. Depende rin kung mahilig ka magtanim-tanim, kasi kung hindi naman, di mas madaling bumili. At saka tama, kung may time ka, tama. Kasi marami, busy. Pero kagaya lang yun ang pagluluto. Yung iba, hindi mahilig sa luto. Pagluto, tinatamad sila. You, o di bibili na lang. But you know what, miski ako, miski nagtatrabaho ako noon eh. Pagdating ko, yun, titingnan ako, titingnan ko kung ano magagawa. You know, pwede mo nang isingit dun yun. Hindi ko mo nagtatrabaho ka. Depende nga sa ano. Depende sa buhay nyo. Do whatever is easy for you. Do whatever makes you happy. You do you. You do you. Pero ano, it comes with age. Yung ganong pag-iisip. Nung bata-bata pa ako, guys, lagi kong iniisip or wino-worry what people think of me, how they see me, if they like me. Ganon ako. Marami sa atin ganon din siguro. You know, you worry about what people think of you. But it comes with age. You change yung pananaw mo sa buhay. Para bang, as you age, parang okay lang pag hindi nila ako gusto, or okay lang kung anong tingin nila sa akin, basta ako, alam ko ang ginagawa ko. Correct. Wala akong nasasaktan o wala akong naapakan. Correct. Dahil kasi, especially, for sure men too, but especially for women, for moms, kahit hindi ka mom, ang iniisip na lagi natin ang ating partner, ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating parents, ating, ang mga tao sa buhay natin. We take care of them, parang lahat para sa kanila. Then we forget about ourselves. And then little by little, hindi mo na mamalayan, meron kang regret or meron kang sakit ng loob. Pero as you age, you learn to love yourself. Dati exactly, nung merong notion or merong iniisip na tayo na if you love yourself, that's being selfish, that's being greedy. It's not that. Loving yourself meaning bigyan mo ng importansya ang sarili mo. There you because go. When you are happy, then you make people happy. You exude happiness, exactly, and joy. Exactly. Pagka bitter ka, not even knowing na bitter ka, dahil hindi mo nabigyan ng importansya ang sarili mo. You don't even know na nakapagpapaligaya ka ng ibang tao. Kung maligaya ka sa sarili hindi, mo. Kung bitter ka, hindi mo alam na nakakapagpaligaya ka. Pero kung alam mo na happy ka, if you're happy, you know, you will think na people also will be happy, you know, because you make them happy. Pero kailangan nga unahin mo yung sarili mo. Hindi yung selfishness. Kahit no, na not. Ako, it took me a long time to learn that. Kahit na kasi dati hal, pinagsasabihan ako dati ni Louie nung medyo like high school nung natutunan yung mga bata ng alam mo yung bata pa yung mga anak mo, you dress them, you buy things for them. Maras yung reklamo. But then as they grow older, gusto na silang style o may gusto silang, you know, the way na magdamit or whatever. So nung nagbibinata ni mga bata, yun, pag sweldo, gusto nila pumunta ng H&M, gusto nilang bumili ng ganito-ganyan, hanggang kung ano pang mga tindahan na uso noon. Kahit na wala akong budget, nahahanapan ko ng paraan. Hinahanapan ko ng paraan na unahin sila. Tapos lagi ako pinagsasabihan ni Louie na pag ako naman ang kailangan or pag nag-shopping ako, wala akong nabibili sa sarili ko. Lagi na lang ang mga bata. Para bang, ay pwede lang ako mag-antay. Ah, pwede lang na wala akong ganyan. Pero lagi niya akong pinagsasabihan na, no, buy what you want. You know, it's not, should not always be the kids. Hanggang sa natuto ako na minsan, oh, ay gusto ko to, noon ko pa to gusto. Kahit makaldero lang yan, or chinelas, or kahit anong simpleng bagay. Kasi hindi naman ako maluho, hindi naman ako mahilig sa mga branded na mamahalin. Kahit chinelas lang yan na pambahay, o chinelas na pampuntang palengke, ay gusto, noon ko pa to gusto, pero hindi ko binibili. Ay, bilhin ko na. Ay, it makes you feel happy. Kahit na simpleng manicure, pedicure. Dati nasasayangan ako, hindi na, okay na. Hindi naman nag-i-stay yung
manicure dahil sa trabaho ko. We wash our hands a million times a day dahil sa trabaho kong nurse, pag being a nurse. Tapos lalo pa nang nag-COVID na, lagi ka naman naka-gloves. Pero hindi, the fact na nakaupo ka doon sa upuan ng manicurista, nakaupo ka doon, naka-chill ka doon kahit sandali, ay, it makes you feel good. Or have a haircut, even just a trim. Kahit yung ganun lang, it makes you happy. Even foot spa. Ay, lalo pa dito, mura lang ang foot spa. Ay, nagpapa-foot spa kami dalawa. 400 up and down. Anong up and down? Mani, pedi? Manicure, pedicure, foot spa. Yung pinupunta namin, 400. Yung ano? Hindi yun high-end, syempre. Yun yung mga sa tabi-tabi. Pero malinis, as long as malinis lang, yun ang ano ko. You don't have to go to, you know, sa mall, mas mahal, mall, syempre. Or sikat, or David salon na, you know, mahal. Pero basta ano lang, basta malinis. Pagka hindi ako, parang sa tingin ko hindi malinis, ay wala na, hindi na ako babalik. So treat yourself. Just that one time na pumunta ka, ay it makes a difference in your outlook, in your, ano ba to si Manong Louis Boy? Nasa harap ng camera ko, oh. Sorry. So treat yourself. Hindi lang Mother's Day, huwag muntay ng Mother's Day, once a year lang yun. From time to time, tsaka natuto kung, ako. Tsaka kung paano ka itinitreat ng asawa mo, syempre. Oo, tapos, tsaka one last thing, ang haba na ng ano natin, kwentuhan. Happiness should come from within you. Your happiness should not be based or should not depend on another person like your husband, boyfriend, girlfriend, or mga anak. Okay? It should not depend on those things or those or people around you. Your happiness should come from you. Iwan ka ng boyfriend mo, iwan ka ng girlfriend mo, even ng asawa mo, ang happiness nasa iyo. Hindi niya dadalhin, hindi yung happiness mo siya. Pag alis niya, paano ka? 'Di ba? That's why love yourself. Find things that make you happy, because when you're happy, the people around you will be happy. You don't wanna be bitter. Ang masama pa doon, bitter ka na pala, hindi mo pa alam. Lalabas na lang yung negativity. Negative vibes. You make people around you to be happy. At saka, I'm very, very, thankful ka. Dahil sabi mo nga doon sa pagtingin mo sa asawa, sa mga anak. Kaya pagpasok mo, yung kape ko, ha? Ang utos pala. Sabi ko nga guys, Caldero, I love Caldero. Kahit na hindi ako bibili, basta pumunta ako ng Home Goods, Target, TJ Maxx, ano pa ba doon ang gusto ko, Marshalls, yung mga tindahan na yon sa States. Ay, kahit na wala akong bibili ng Caldero, basta andun ako sa aisle ng Caldero. Tapos, minsan nag-e-end up, pag may bago akong nakita na talagang gustong-gusto ko, sabi ko sa isip ko, yung iba nga nagda-drugs, yung iba nga naninigarilyo, umiinom, bumibili ng mga mamahaling bag, nagsusugal. Ito akong kaligayahan ko, Caldero, pangkusina. Bakit hindi ko bibilhin, 'di ba? Kaya lang natuto lang ako dahil lagi akong sinasabihan ni Louie pag-uwi ko, no. Tatlong oras kang nag-shopping, wala kang dala, wala kang binili para sa sarili mo. Ganun laging sinasabi niya. Pasalamat naman ako na ganun siya. Hindi ako hinahanapan ng anong ginawa mo sa pera. Ay, never yan. Yun ang bagay hindi namin pinagtalunan, pinag-awayan, ever. Pera, religion, politics. Ang politics, wag na nga yun eh. I don't care for that. Religion and money. Never namin pinag-awayan. Number one, religion, walang mananalo. You believe what you believe, I believe what I believe. Parehong Diyos ang sinasamba natin. That's what's important. Hindi naman iba ang sinasamba mo. Diyos naman. Pareho lang. And then pera. Wala kaming pag-aawayan sa pera dahil... wala kaming pera. Bye-bye, guys! Till our next video. Kaway-kaway! I love you all! Ito yung dahon nito, ah. I love you all! Bye-bye!